Magandang hapon sa inyo lahat. Nandito na naman ako sa aming BB Village. Yan. Napakarami naming mga alaga. As in. So well, ang topic natin for today is kung ilan ba ang inahin na magandang alagaan pang backyard. Well, kami matagal na kami nagba-backyard raising ng mga BB. Nasubukan ko na yung dalawang inahin. Isang inahin, tatlong inahin. Well, this time, ang mga inahin naming napaano ay 6. Kaya, napakaraming mga sisiw. At napakabaga, magastos na kapag marami na masyado. So, yan ang pinaka-maximum ko na alagaan na breed. 6. Kita nyo naman, ang daming mga sisiw. Ayan, oh. Ito, tatlong inahin dapat to, pero isa na lang ang pinag-akay namin dahil sa para makatipid kami ng mga pen kasi limit kahit marami kaming pen na nandyan lahat meron ng laman kaya pinagsama-sama na namin sa isang inahin. Total 4 days lang naman ang pagitan. So anong pinakamagandang bilang ng alagaan para sa backyard? Kung ikaw ay may trabaho, regular trabaho, pero meron kang time sa umaga at sa hapon, pwede ang dalawang inahin. Pinakamainam ang dalawang inahin. Para kaya mo lang silang alagaan. Kasi kapag mas marami sa dalawa, kapag nangitlog lahat yan at nagpisa, medyo time consuming, tsaka medyo bibigat yung budget mo. Di katulad ng dalawa, kayang-kaya yung dalawa. Yun naman ang naging alaga namin mula noon, dalawang inahin. Kaya naming i-maintain, hindi mabigat sa bulsa at saka kayang-kaya ng oras kung ikaw ay nagtatrabaho. Pero kung ikaw ay wala namang trabaho at kaya mo mag-source ng mga pagkain, kahit maraming inahin pwede. Basta masipag ka, wala kang ibang trabaho, yung nasa bahay ka lang, kuwari ikaw ay isang butihing may bahay, yan, pwede yan. Masipag ka lang makipagkaibigan sa palengke para mahingi mo yung mga scrap nila na gulay or mga pwedeng ipakain sa mga alaga. Why not? Pwede kang mag-alaga ng maraming inahin para marami ka rin mga sisiw. Ayan. At malaking pera din kapag naibenta mo, syempre. Mas maraming bibe, mas malaki yung kita mo. Pero kung ikaw ay nagtatrabaho, ayun lang. Wala kang time para mag-source ng mga pagkain na may dadagdag mo sa pagkain na hindi ganong magpapabigat sa'yo sa budget mo sa pagpapakain sa kanila. So, dalawang inahin para sa akin ang pinaka the best. Kasi maghahagdan-hagdan lang yung mga anak na may magandang agwat. Kasi ito, hindi maganda yung agwat. May 4 na araw na agwat, may 2 weeks, may 1 month. Medyo, baga, labo-labo sila. Tsaka medyo sa sobrang dami nila, medyo masikip na yung, although malaking lugar namin, pero kapag lumaki na itong mga to, ayan, at saka yung mga nasa pen, naku lagot, magsisiksika na yan dito. Buti na lang, meron kaming access sa bukid. Kaya nga lang, sa ngayon, hindi kami makapagpakawala sa bukid dahil may palay, ayun oh. Ganyan pala kalalaki yung palay. So, pwede ka magpakawala kapag yung palay, yung hindi pa namumunga yun, pero malaki na. Kasi, mga bibi, di naman nila peperwish yun yung palay. Di naman sila susuot sa palay kapag makapalang palay. Pero, nonetheless, hindi pa rin sila pwedeng pakawalan kasi nakakaya naman dun sa nagtanim. Bali, eto na yung last batch niyan. Pansamantala, yan na yung last batch kasi lahat ng inahin may sisiw. Tapos, eto, may sisiw din, ang dami oh. Pero ang inaakay nito, tatlong batch. Bali, tatlong inahin ang hawak ng isang inahin. Yung tatlo, yung napakita ko sa video, yung gray tsaka yung dalawang puti, tatlo, yung tatlo na yun, yan na lang natira. Yung dalawa, nailuto na namin dahil masyado na kaming maraming na produce. Medyo masisikip
masisikipan kami sa space namin kahit medyo malapad naman. Pero pag nagsilakihan na tong mga maliliit na to, tsaka yung mga nandun, magiging crowded na kami. Kaya naisipan namin iluto na yung dalawa para makontrol namin ng konti yung pagdami ng mga bibi namin. Kahit pa, kasi ngayon, kahit pa meron kaming access na makagala sila sa bukid, ngayon, sa ngayon, di pwede kasi, ayan o, bagong tanim yung palay. Hindi kami pwedeng magpakawala ngayon ng mga bibi. Dito lang muna sila sa loob. Magiging crowded sila kapag hindi kami nagbawas ng inahin. Kasi, katulad nito, yan, maglilimlim na yan. Ay, maglilimlim, mag-iitlog na yan. Saglit lang yan. Pero sa ngayon, nag-aakay pa siya ng mga anak niya eh. Ay, hindi pa niya ganong iiwanan yan. Yan o. Mahirap kapag hindi natin kinokontrol yung mga alaga sa pagdami kasi magiging mahihirapan din yung pag-aalaga natin dahil magiging crowded sila, magkakaroon na ng mga problema. Nandiyan na yung mga nagbubuli-buli, yung mga ganyang kalalaki. Yan, magtutukaan na yan, mag-uubusan sila ng balahibo. Kasi ano sila, crowded sila eh. Wala silang lugar na mapaglibangan, mapaggalaan. Gusto ko naman magbukas dito sa kabila. Kaso may mga aso dyan na kumakain ng bibi. Kaya, ikat mare, dito lang sila sa loob. Yan. Ang pinakamaganda na lang gawin, kontrolin lang yung pagdami. So, nagbawas kami ng dalawang inahin. Malakas, malakas silang magparami. Yan, ang magandang bagay lang, kapag marami kang alaga, mas masarap silang panoorin. Yun nga lang, medyo magkakaroon ka ng mga challenges, lalo na sa pagpapakain sa kanila. Kasi pag lumaki yan pa ng nag-adult na yung mga bibi na yan, malakas yan kumain. Mga alaga namin talagang masarap talagang panoorin eh. Kaya di ko masabi na magbawas talaga eh. Kasi kapag the more na marami, the more na nag-i-enjoy ka. Pero, syempre, i-consider mo rin yung budget mo sa pakain sa kanila kung gano'n lang karami yung kaya mong pakainin. Kasi, baka mong problema ka naman or pumayat naman sila. Kung konti yung budget mo, hindi mo sila napapakain mabuti, papayat naman sila. Mas maganda lang, i-consider mo lang yung mga alaga na pwede mong alagaan. Mas maganda yung masaya sila, masaya ka rin. Yan ang maganda dun. O, ang maipapayo ko lang sa mga gustong mag-alaga talaga ng mga bibi, mas maganda na mag-umpisa lang sa dalawang inahin. Pwede rin isang pares na bibi, pero kapag kasi naglilimlim na yung bibi, kung yung barako mo isa lang, ay inahin mo isa lang, tapos may barako ka. Kapag naglimlim yung bibi, yung barako mo maiinip. So gagambalain niya yung inahin pag bumababa yan. Maganda yan, itatali mo yung barako. Pero kung dalawa, magsasalitan sila. Tapos yung mga anak, hagdan. Yung meron kang maliit, medyo malaki, tapos mag-umpisa na naman yung maglimlim isa, parang hagdan yung edad nila. Pero katulad ng sa amin, limang inahin, labo-labo yung edad. Hindi pantay-pantay. Meron magkakasabay na apat na araw lang yung pagitan. Meron namang medyo dalawang linggo yung pagitan. Tsaka magka-crowd kapag maraming katulad dito sa amin. So ang pinaka-suggestion ko kung baguhan ka o gusto mong mag-alaga, napakaganda na dalawang inahin isang barako. Magiging maganda na yung mga alaga mo. Maaasikaso mo sila mabuti at the same time. Hindi sila magiging payat o gutom dahil yung budget ng tatlong breeder na bibi nasa ano lang, abot kayang budget lang. Pero pag lima na, medyo yun. Gagastos ka na kasi lima nga lang yung breeder mo pero yung mga anak, marami. Tulad niya, no? Kaya kami, nag-consider din kami sa budget kaya nagbawas kami. Tatlo. Gusto ko pa sana magbalik sa dalawa eh. Kasi pag dalawa, medyo
hindi ka ganong baga, hindi ka ganong nag-iisip ng pagkain at medyo marami rin trabaho pag marami yung maaalaga mo. Kaya kung ikaw ay isang working na type na ginagawa mo lang libangan yung mga alaga, kailangan maliit lang yung flock mo. Hindi dapat malaki. Kasi kapag malaki, dapat marami kang time. So, yun lang. Sana nagustuhan yung episode na to. Sana may natutunan kayo sa mga experience ko na i-share ko. Hanggang sa susunod na episode, maraming salamat sa inyong panonood. At yung mga hindi pa nakasubscribe, pa-subscribe naman. Alam. O, judge, sayo na. Sinarado kasi nag-aaway si na yung Choy Choy. Busy, oh.